Good morning po, Kabunsay. Welcome po muli dito sa ating channel po, sa Jude's Adventure. Ngayong umaga po, ay isishare po namin sa inyo, kasama po aking kameraman, kung paano po tayo magtanim ng puno ng siniguilas, o tinatawag sa scientific name na Spongias purpura. Yung pag-hunt natin kabunsay ay kakaiba po. Kasi kailangan po ng pagbubunsay ay hindi po lahat ng pag-hunt ay hinukay din po sa lupa. Mayroon din pong nasa bato at mayroon din pong cuttings lang po. So, simula nung kinuha natin yung mats natin, may video tayo hanggang sa kung paano po natin siya inihanda, paano po natin siya tinanim at saka natubo. So yung ating i-share ngayon, yung tatalakayin natin ngayon is yung previous na video po at saka yung paano natin siya pinatubo. Pero bago po natin ipakita yung video, ay sinashoutout ko po yung mga viewers natin, lalong-lalo na po yung si Bisaya po TV, Brad, na shoutout kita. Nasa US po yan, may mga vlogs din po siya tungkol din po sa mga pagluluto. Pwede po yung sumaybayan, Bisaya TV po. Tsaka kay Brad Glenn Cabarrubias ng Pulumulok, Brad. Sa lahat-lahat po ating mga subscriber, mga viewers, shout out po kayo. So guys, panoorin po ninyo yung unang video natin kung paano natin sanihan. What's up guys? Ito guys, dito tayo sa puno ng siniguilas. So ayan, makikita nyo. Humingi po tayo ng isang sanga sa pinsan ko. Patubuin po natin. So meron po akong napiling sanga guys. Ayan, si Maki po yung tumitira. Ayan. Ayan guys, nakuha na. O ito. Ayan. Dadalhin natin dito. Ito siya guys. Another material. Ayan na guys, bago natin koleksyon yung siniguilas. So dyan natin siya i-develop. Ayan. So nasa naka informal upright siya, no? Ginawa natin para mag-balance na yung kanyang mga sanga branches niya. Cutting natin, linisan, pinutulan, tinanim. So after tinanim, mga 3 linggo po, titingnan natin kung ano na po yung naging kahinatnan niya simula nung tinanim natin. Dahil sa larangan po ng pagbubunsay, mga kabonsay, ay dapat po ay iba yung pag-aantay po natin sa ating mga tanim. Huwag po nating mamadaliin dahil kailangan po yung proseso ng mahabang panahon. Hanggat nakatanim po yung mga bonsay natin, lahat po yan ay under development.
habang tinutuklas natin kung paano natin mapaganda at maisayos ang ating mga bonsai. So, panoorin natin kung ano na po yung naging kahinatnan ng ating Spongias purpura or Sinigwilas. So, ito na po ka bonsai, guys. After 3 weeks, simula nung tinanim natin dito sa olibag. Lumabas na po yung mga sibol niya, yung shoots. Ayan po. Ito po yung ating Sinigwilas or scientific name na Spongias purpura. Ayan po guys. So, andali lang patubuin. Hindi na po natin to dinaan sa ICU or kulob. Ayan lang po, nilagay lang po natin sa lilim. Kasama itong mga ibang bonsai mats natin. Ayan po. So, pag medyo lumago na, saka na natin i-repot. Ayan guys. Spongias purpura. So, okay na guys. Nakita na po natin kung paano po lumabas yung kanyang shoots at yung tinatawag na sibol. So, pag lumago na po, ililipat na po natin siya sa kanyang pasok. Training pot din po ulit, pero sa pasok na natin siya ilagay. So, sana po guys, magustuhan po ninyo ngayong umaga ang aming munting may bahagi sa inyo sa aming vlog. Sana'y masundan ninyo kung paano po tayo magtanim ng ating bonsai material na Sinigwilas or Spongias purpura. Sa lahat-lahat po, sana'y sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe na lang po at paki-pindot na lang po yung all sa notification po para ma-update po kayo tuwing may mga video po tayo. So, ngayong umaga, sana'y magustuhan niyo ang share naming vlog. Yan lang po mga kabonsai. Maraming salamat po at saka ingat po tayo. We'll be right back.